Ayan, nakainak ang mga ka-farmers yung ating USB. Ayan, isal po natin mga bago na uli po yung LCD. Ayan lang, mabayaran mo na po natin. Bago na naman yung ating LCD. Ingatan mo na mabuti. Ay, magandang araw po sa ating lahat mga katribya. Welcome po kayo sa aking YouTube channel. Pati na rin po sa ating po mga bagong subscriber. Welcome po kayo. Ngayon pong hapon mga ka-farmers po natin, na yung gagawin naman natin ay mag-aalis po naman tayo uli ng ating sangantuyo. Pati na rin po yung ating baging. At lalo na rin po itong ating yan, kalamunding. Sa araw-araw po natin mga katribya po na pagtatrabaho, hindi po talaga nawawala. Meron tayong mga nakakaligtaan na naalis. Kaya makikita ninyo, malalapad po ang dahan po itong ating mga kalamunding. Kaya ati pong tinatanggal. Siyempre, yung ating naman din baging. Isa rin po yan doon sa umiinis po ng ating kalamansi. Kaya ito ang ating araw-araw na ginagawa kapag katagulan. Ang pagtatanggal po ng ating sangantuyo. Siyempre, itong ating kalamunding. Kaya yan ang malakas kumain po ng abono ng kalamansi. Pag nagsabog ka ng abono, yun ang unang-unang tinitira. Ito. Ang una pong titingnan nyo dyan mga katribya, o meron po ba itong usbong. Meron siyang bulaklak. Kaya yun ang palatandaan na yan ay kalamansi. Tingnan niya po yung sangantuyo. Ganyan po kung malakas magkuhan ng kalamansi. Tingnan rin po natin yung ibang mga bulaklak. May labas na ibang mga bulaklak na yung farmers ang ating kalamansi. Siyempre, meron na rin pitasin. Nakakatawa naman po mga ka-farmers dahil marami po sa atin po ang nakakapanood, pati na rin po dyan sa party po ng Bicol. Meron tayong mga kaibigan na mihingi na rin po ng payo po sa atin paano po yung pag-aalaga ng kalamansi. Ayun, kinokontakt na rin po tayo. Magpaalala lang po sa ating po mga ka-farmers, ka-trivia, yung pong ating Facebook na-hack or na-lock pala. Kaya hindi po tayo masyado po makakonekta po ngayon sa ating pong Facebook. Yung iba natin nawala pa. Kaya for the meantime, yung ating bagong Facebook lang muna po yung ating gamit. Yun, kaya hindi pa po tayo masyado pang nakakapag-post sa Facebook po natin ng ating video. Mga ka-farmers, ito po yung ating alisin. Ayan, sabay na rin po natin mga ka-farmers po yung tatanggal po natin ng ayan o agingay. Ayan, ito baging. Ayan, ganyan po kung kumulubong sa kalamansi yan yung baging mga ka-farmers. Pagka hindi po natin ito inalis, kukula po niya sa kalamansi.
Ilang araw lang tayo pong hindi pa nakakalusong eh. Hindi rin ang ilang mga baging na. Hindi pa tayo nakapag-spray po ng damo. For the meantime, pwede po muna ito. Hawan-hawan muna. Pag tumubo uli ng panibago, saka po tayo mag-spray para makaminus tayo ng ating herbicide. Alam nyo mga katribuya, mahal po ngayon ng herbicide. Kaya ganyan po sa kalamansi. Pag wala ka pang herbicide, ayan, mano-mano pong tabas. Kaya lang, pagka po maluwang ang kalamansian ninyo, hindi na po pwede itong mano-mano. Aabutan ka na po ng siyam-siyam. Kaya natin ginagamitan ng herbicide para po sa mabilis ang pagdadamo. Ngayon konti-konti pa lang naman po yung tumutubo. Kaya inaagad-agad na muna natin. Kaya pagka sa umaga, gi-spray tayo. Sa hapon naman, tayo naman po yung nagtatabas. Tabas-tabas muna po tayo ng damo. Tanggal tayo ng baging. Ayun na, humaba na yung kuha natin. Yan po ang trabaho po natin sa hapon at sa umaga, spray. Kasama na yung pagtanggal ng tuyo. Pati na rin po noong ating damo sa ating kalamansian. Eh mahalaga po mga ka-farmers, sineshare po natin sa inyo po yung araw-araw po ng trabaho po ng mga magkakalamansi. Para po lahat po ng mga ating ginagawa, lahat na yan din din trabaho din po ng mga magkakalamansi dito. Pag hindi po tayo mag-i-spray, yan, manumano po natin gagawin po yung pagdadamo. Kaya mahalaga, meron kang palampong, bakuko, tawag dito sa amin, para at least po yung damo natin, pati rin po yung nasa ilalim, nakukuha po natin. Lalo na pagka meron kang kalabaw, o yan, pwede mo ipakain sa kalabaw yan. Kaya lang, napakahirap mga katribyan kung meron kalabaw dahil umagat hapon, kailangan pong kumuha ka ng pagkain niya. Eh, isang kalabaw, isang sakong malaki. Para po maubos niya. Eh ang kalabaw naman, hindi naman po siya yung damo eh. Yun din ang pakakain mo sa kanya. Minsan masail merong kalabaw, hindi niya kinakain yung damo na iba. Minsan namimili ang kalabaw na pagkain niya. Eh dati po kasi kami mga katribya, meron kaming kalabaw. Kaya lang nung binata pa ako, tsaka nung bata pa ako, high school. Kaya nasubukan din po natin na magkaroon din ng kalabaw kung paano po siya alagaan. Kaya lang, talaga namang matrabaho. Halos wala ka namang gagawa. Umaga hapon, kukuha ka ng pagkain niya, paiinumin mo ng tubig, lalagay mo ng darak yung kanyang inumin, inuminan, yon. Kaya umaga dito, umaga, pagka di ka makakapagsakati, kukuha ng damo, papastol ka naman. Ito yung ulam po namin kang Ida. Talbos ng ampalaya. Kaya meron naman tayo uli niya. Mauulam. Pero sa amin, binibenta itong talbos na ito. Pagka napunta na ito sa apalengke, ayan, kikita na po ngayon yung mga tindera dyan. Hindi po nakakuha rito yung ating isang kasama. Ito yun ang kanyang trabaho. Manalbos. Hindi niya siguro nakita. Yeah.
So, yun naman pong isa rin po ito na salot sa kalamansi. Yung suso. Tawag po sa amin dito, yan, susong saging. Tara, isa rin pa itong bagay. Para siyang parang alokbate. Ayan, sinusundot na po siya na putakte. Oh. Kaya yung mga reject. Pang juice naman ito. Eh dito, may pitasin na rito. Oh. Pag ang kalamansi mga katribya, may pitasin na. Madalas na po siyang pumuntahan po ng putakte. Kaya nagkakaroon po ng dilaw. Sundot lang po yan na putakte. Kasi pitasin na. Ito pa yung baging, oh. Meron po sa ating mga farmers nag-send po nung kanilang farm 4 na kalahating ektarya. Nako, ay ang marami ng kalamansi po maitatanim doon. Ang mahalaga lang po mga farmers, meron kayong patubig, meron rin po kayong hindi po pinamamahayan po ng tubig ang inyong lupa. Basta po kapag halimbawa po meron kayong patubig tsaka hindi pinamamahayan, po pwede po ang kalamansi. Kahit ano pang klase na ng lupa yan. Masama kasi mga katribya, pagka po pinamahayan at laging binabaha, namamatay po ang kalamansi lalo na pagkabata. Pero pagka lupain naman siya, okay naman kahit malagkit yung lupa, kahit na yan po bala buhaghag o misan may pulaan lupa, basta't hindi po siya stagnant water, pwede ang kalamansi. Yun naman po ang ating pong palatandaan. Basta't pagka natataniman ng gulay at okay ang gulay, aprobado rin po sa kalamansi. Mahalaga doon, meron kayong patubig. Kaya ilan po ang ating pong madras po natin sinasabi doon sa ating pong mga ka-farmers pag nagtatanong kung po pwede ba ang lupa nila. Kasi tayo, hindi naman natin personal na makikita lupa ninyo, kundi bagos. Yun pong ating kaalaman na maipapayo, yun lang ang ating pong masasabi. Ito po mga ka-farmers, oh. Nadali na rin po, nadali ito ng fungus. Tuyo na niya ang kalamansi. Ito pa isa, oh. Wow. Sariwa pa itong kalamansi. Pero unti-unti na po siyang nalalanta. Kaya pagka ito pinitas mo, makunat na. Ganyan po kung sumalakay ang punggos. Kaya pagka hindi po natin aalis yung mga katribya, mananalasa pa ng husto sa ating kalamansi. Ayan, baga tuyo na siya, kadali na pong tanggalin. Kasi gato na. Mukulog mga ka-farmers, mukhang nagbabadya ng pag-uulan. Ito. Tuyo. Kaya kung halimbawa mga ka-farmers, sa ektarya kalamansi ninyo, hindi kayo mawala na trabaho. Katatanggal po ng sangang tuyo. Yan po trabaho po namin. Mga magkakalamansi, tanggal ng sangang tuyo, magtatanggal po ng baging. Ito, itong baging na ito, matibay ang buhay. Yan, akala mo kasi siyang alokbate. Oh. Iyan mo eh. Nakatanggal na siya sa ugat, bubuhay pa uli. Kaya sariwa. Ayan, oh. Ito pa yung ating sangang tuyo. Oh. Ng punggus.
Maliliit lang naman po ang sanga. Makukuha pa natin sa ating kamay. Pero pagka malalaki na, gulok o lagarin na po kailangan. Ito po yung nispray natin kanina ng umaga. Ngayon eh, tinatanggal naman po natin ng baging. Para siyang alokbate. Pao. At na mga katribya po, inalinis po natin na kalamansi. Tanggal po tayo ng ating sangang tuyo. Kaya malaki na po gininhawa ng ating kalamansi. Ito po, hindi pa po natin ito natutukuran. Ito, obligado po itong tukuran mga katribya. O kaya talian. Ano na po natin yung ating sukal. Wala na rin po yung kanyang baging. Laki ng ginhawa niya. Kumbaga sa inuubo. Pag natanggal po ang plema, wala na. Magaling na. Ito mga katribya eh. Wala na rin po yung kanyang baging na nagpapahirap din. Kasi daladalahan din po mga ka-farmers po yung baging para ang kalamansi po ay masakal at hindi po magbunga. Nakokontrol po niya dahil doon sa baging. Lalo na rin, pati rin yung sangang tuyo. Medyo nabawasan po mga ka-farmers po yung ating sangang tuyo dahil nag-aaraw. Hindi po siya nag-uulan. Dati-dati, pagka pumadalas po mga katribya po yung pag-uulan, marami po yung ating mga natuto yung sanga. Kaya maganda rin kung isan po yung nag-aaraw, nagiging malimit na lang din po yung natuto yung sanga o yung tinatawag natin punggus. Kaya pagka sa tag-araw, bibihira po tayo nakakakita po natuto yung sanga, bagmat meron din, pero hindi po gaya ng tagulan na marami. Ayan, malinis na po yung ating hinawan. Tingnan niyo po mga katribya po itong ating kalamansi. Pagamat marami pa mga maliliit, pwede-pwede na rin pong pitasin. Kaya dinadamuhan na rin po muna natin para ginhawa naman po yung mamimitas natin. Mga ka-farmers, papaalam na po tayo at makabutan po tayo ng ulan. Mahirap na, baka magkaroon po tayo ng trangkaso, mahirap po magkasakit po sa panahon natin ngayon. Bukas na naman po natin ulit itutuloy itong ating pong trabaho. Sinier po namin sa inyo po yung pamamaraan po pagka po ang kalamansi natin ay malaki na. Ito po ang kadalasan po natin tinatanggal, ang sangang baging o ang baging na damo, pati na rin po yung mga sangang tuyo, yung mga dahil dun sa punggos, at syempre yung ating kalamunding na kahit po yun na itinanggal natin, parang ka lang na po na ilang buwan, meron mo ulit siyang tutubo. Hindi mo natin po pwede direkta mismo sa puno dahil madadamay po yung kanyang dugtong o yung talagang pinakakalamansi. Kaya yan po ang ating inaagapan na alisin para po walang kaagaw o kalaban ang ating pong kalamansi sa pagkain ng abono. Ito po mga ka-farmers, nilagyan na po natin ito ng ating abono. Kaya yung bunga po niya ay papalaki at para mamulaklak ito, kailangan po natin ay mapitas. Pero maliliit pa siya kaya hindi pa natin pa pwedeng pitasin para at least anuman po ang kanyang presyo, basta po pitasin na, patitiran na po natin yan para po at least yung pinagpitasan po mga ka-farmers, labasan uli ng panibagong bulaklak pati na rin po ng bunga. Yung buong mga usbong na may kasama bulaklak, yan naman po ang ating pong inaagad po sa pag-i-spray para po yun naman po ang susunod naman na aani o susunod naman na lalaki pag dumating na yung punto na siya ay haharpisin. Paano po mga farmers? Muli po hanggang sa tayo po ay makita-kita po bukas. Gaya po ng dati, ako po si Kuya Berhel Bunag at lagi po natin tatandaan, karunungan at ang kaalaman, may katumbas na kayamanan. Thank you for watching. God bless all. Kita na lang po tayo sa susunod na vlog. Bye-bye.